Magandang umaga mga bata! Nandito na ang ating aralin para sa unang linggo para sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating tatalakayin ay kakayahan ko, pagyayamanin ko. Ako si Miss Edsie, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Layunin na isakikilos ang sariling kakayahan sa iba't ibang pamamaraan katulad ng pag-awit, pagguhit, pagsayaw, pakikipagtalastasan at iba pa. Sa araling ito, inaasahang malilinang mo ang sariling talento o kakayahan at malalaman mo kung paano ito mapauunlad, mapahahalagahan at maibabahagi sa iba. May kanya-kanyang talento o kakayahan ang bawat tao. Maaring ang mga talentong ito ay kaloob ng puong may kapal na mana mula sa pamilyang kinabibilangan o bunga ng pag-iensayo at pagsusumikap na matutunan at matamo ito. Iba-iba at maraming uri ng talento o kakayahan. Ngayon mo, marahil pa lang, malalaman kung mayroon kang natatanging talento o kaya'y kakayahan na nais mong malinang. Halina't basahin natin ang isang tula na may pamagat na talento ko, mapapahanga kayo. Maganda ang aking paggalaw, magaling akong sumayaw. Mahusay akong gumuhit, magandang lugar ay aking mapapalapit. Nasa tono kong tinig, ang iyong puso ay mapapapintig. Malakas kong pangangatawan, mananalo sa palakasan. Madamdamin kong pagsusulat, isip mo ay pagaganahin. Malinaw kong pagbigkas, ako ay mauunawaan ng wagas. Mula sa tulang iyong binasa, isa-isahin ang mga kakayahan o talento na nabanggit. Kaya mo bang tukuyin ang mga ito? Anong kakayahan ang ipinakikita sa larawan? Tama, ito ay pagsayaw. Ito naman kaya. Magaling, ito ay pagkanta. Ang susunod na talento naman, mahusay, pagguhit. Ito naman ay tama, palakasan. Ang susunod, pagbigkas. At ang panghuling kakayahan ay pagsulat. Ang kakayahan o talento ay ang kagalingan ng isang tao sa isang partikular na bagay. Lahat tayo ay may kani-kaniyang kakayahan o talento na maaari nating paunlarin at ipakita sa iba't ibang paraan. Dapat natin itong paunlarin sa pamamagitan ng pagsasanay, pagpapaturo at pagsali sa mga palatuntunan. Ang pagbabahagi ng kakayahang taglay mo ay isang magandang ugali. Narito ang mabuting dulot ng pagbabahagi ng talento o kakayahan. Una, mapauunlad at mas mapaghuhusay ang taglay na talento. Sumunod, makapagbibigay ito ng saya sa iyong sarili, pamilya, kaibigan at kakilala. Malalabanan ng takot at hiya na maaring maramdaman sa pagharap sa ibang tao. Ang talento at kakayahan ay mga bagay na taglay mo. Nagbibigay ang mga ito ng saya sa sarili mo at sa kapwa. Magagamit mo ang mga ito para mapaunlad ang sarili at maabot ang mga pangarap at mithiin sa buhay. Tingnan ang mga larawan. Ang mga ito ba ay maituturing ding talento o kakayahan? Ano-ano ang mga ito?
Una, pagtugtog gamit ang instrumentong pangmusika. Pangalawa, sports. Pangatlong larawan ay academics o kagalingan sa pag-aaral sa paaralan. Ang mga ipinakitang kakayahan dito ay matatawag ring talento. Kung taglay mo ang mga ito, sikapin mong gamitin para mapasaya ang sarili at kapwa. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, mayroon kang natatanging kakayahan sa pag-awit. Nais mong sumali sa paligsahan. Ano ang dapat mong gawin? A. Magsanay sa pag-awit o B. Sasali ng di nagsasanay? Ang tamang sagot ay titik A. Magsanay sa pag-awit. Pangalawang katanungan, marunong kang sumayaw. Gusto mo itong ipakita sa mga kamag-aral mo. Alin sa dalawa ang dapat mong gawin? A. Hindi ako sasayaw. B. Magsasanay akong mabuti. Kung ang iyong sagot ay titik B, tama. Magsasanay akong mabuti. Pangatlong katanungan, nalaman mong may paligsahan sa pagguhit sa paaralan. May ganito kang kakayahan. Dapat ka bang sumali? A. Oo, sapagkat magpapaturo ako sa aking guro. B. Hindi, sapagkat nahihiya ako. Ang tamang sagot ay titik A. Oo, sapagkat magpapaturo ako sa aking guro. Pang-apat, mabilis kang tumakbo. May paligsahan sa takbuhan sa iyong paaralan. Alin sa dalawa ang iyong dapat gawin? A. Hindi ko ipapaalam na mabilis akong tumakbo. B. Kakausapin ko ang aking guro na ako ay sasali at hihilinging sanayin pa ako. Ang tamang sagot ay titik B. Kakausapin ko ang aking guro na ako ay sasali at hihilinging sasanayin pa ako. Panlima, may palatuntunan sa paaralan. Sinabi ng guro mo na bibigkas ka ng tula. Ano ang iyong dapat isagot sa guro? A. Opo at magsasanay ako. B. Ayoko, nahihiya po ako sa mga kamag-aral ko. Ang wastong sagot ay titik A. Opo at magsasanay ako. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Huwag kalilimutang i-click ang like at subscribe. Paalam, hanggang sa muli!